It's a very special day. Dahil ngayon ay ang of course, para sa ating lahat, isang mapagpala at maligayang kapistahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila. Ngayon pong taong ito ay sineselebrate natin ang 375th anniversary of the victory of the five naval battles of La Naval de Manila noong 1646. So that was long. That was so long ago. Eh, saan na matapos yung pandemic na to? Kasi I'm not for sure that most of us na nanonood sa atin ngayon, in the tonight, for sure kung maaalala ninyo na hanggang sa ganitong oras ng gabi, ay kung hindi tayo nasa Santo Domingo, kumakain tayo ngayon ng ano, ng isang masayang dinner na papipista kung saan man ta, kung saan, anywhere, either on a, ayun, basta nagkumakain at magkukwentuhan tayo for sure. I will, yeah. Those were the days, and it was fun. It was great fun, to be honest with you, y'all. So, okay. So, I know na many of you wanted to know what really happened. I know. Babanggitin ko na siya today, okay? Ito na. So, ito siya. So, ito yung nangyari. Kanina lang, nung misa ng, after ng misa ng 9 a.m, yung convent, that was a conventual mass pala, okay? So, ito. After ng 9 a.m. mass, okay? Yan na. After ng 9 a.m. mass. Okay, magkukwento na tayo. Okay, story time na. So, after the 9 a.m. mass, habang kami nagpipicture sa galion ng mga nabiyan na sa Torosara, syempre, we wanted to have some photographic souvenir na nakarating tayo sa Santo Domingo and everything, as most of us would do. Yes. So, habang we're taking pictures, diba Danilo? Habang natitik tayo ng picture na mahal na Virgen, all of a sudden, something may nangyari sa, in one of the pews, sa loob ng simbahan, there was this lady with her son na nandun sa pew, then all of a sudden, bigla siyang na-stroke. Yes, tama pa narinig nyo. Bigla pong na-stroke yung babae sa loob ng Santo Domingo kanina. And we were all in nagula kasi para at first para ano nangyari sa kanya? Tapos yung pala no medyo yung anak eh, medyo hindi na mapakali yung anak niya lalaki. Medyo hindi na mapakali. Parang oh my god, may nangyari nga. Yung ganoon, parang oh my god, parang ganoon yung na-stroke siya, tapos yung kitang-kita po yung ngiwi. As in, nakangiwi talaga yung ano niya, yung bibig, tapos very stiff. She was very stiff, and then yung bibig talaga medyo, yung ngiwi talaga. Oh yes, diba medyo balisana yung ano, yung anak niya, medyo balisana, kasi hindi na niya alam kung anong gagawin. At all. Pero buti na lang may mga nag-respond, okay? Buti na lang during that time may nag-respond. Thank God may nag-respond. 'Yon. So ayun nga. Immobile na talaga as in hindi talaga magalaw yung babae talaga. It's diba Danny, very immobile na siya. Yung hindi talaga siya magalaw at all, parang free, parang siyang frozen na hindi mo mai, parang tapos ngiwi pa yung bibig, parang oh my god, kasi given na mainit sa Santo Domingo, given that it's the situation, kaya medyo things can happen. Pero this was ano talaga, medyo na ano talaga ako, kaya with in that situation, while
most people or some are just picture lang ng picture. Kami naman, eh, syempre, ay, naano naman din ako doon sa babae, tsaka sa anak niya. Kaya, ang natatanda ang ano namin is, lumingon kami sa mahal na Virgen na nasa likod lang namin sa galiyon. Parang lumingon kami sa kanya at nagdadasal kami na, naku, mother, tulungan niyo naman po yung babae na tsaka kawawa naman yung anak. Yung nagdadasal talaga kami noon sa harap ng Virgen. Syempre, na, di ba nakakailang mag-picture? Di ba? Nakakailang siya kapag may mga ganong sitwasyon at mapipicture, di ba? Medyo, And yung ano, parang, it's very uncomfortable to do that while something serious is happening. Yes, it nakaka-stress siya. It's rattling. Parang, ano, yung parang, you want to, parang ano, yung, maawa ka talaga dun sa babae. Tapos yung sa anak pa niya, although there were respondents, ay, Tita Rose, magandang gabi. And then, habang nagdadasal kami sa mahal na Virgen na sana tulungan niya yung babae, after a few, all of a sudden, na siya, naging mobilized na siya, as in, bigla na lang siya, nakagalaw na siya bigla. Yes! Tama po naririnig nyo. All of a sudden, bigla na lang siya gumalaw. As in, yung parang naging mobilized na siya, yung nagagalaw na niya yung paa niya, nakatayo na siya, tsaka hindi na ngiwi yung bibig. Yung parang, biglang ganun na lang, parang, kasi pag ganun yung sitwasyon mo, yes, una nagalaw yung paa. Yes, tama. Yes, kasi si Marvin pala to, maganda gabi. Yes, unang nagalaw yung paa. Tama, yung paa unang nagalaw. Tapos later on, nakatayo na siya, and yung bibig, medyo nag-straighten naman na. And it happened, ganun lang. Isang ganun lang siya. Parang one moment, biglang na-paralyzed, na-stroke. The next thing, biglang na siyang nakagalaw na yung paa niya. Tapos nakabangon-bangon na siya. Tapos maayos na yung mukha niya and everything. Nakatayo pa nga. Yun pa yun. Yun yung nangyari. Tapos, pagkatapos na makita namin yung buong pangyayari na yon na from one drastic state to another nang ganun lang parang wala oras ang binilang kasi isang ganun lang talaga parang all of a sudden naging ganun. Yes, it's very true. That is very true. Kaya when that happened in a snap naging immobilized na siya with her feet and then with her body, she was able to raise up and her face is no longer deformed. Ganun-ganun lang. As in, ganun-ganun lang. Kaya, nung after that, humarap talaga kami sa Virgen. I do remember it na humarap kami sa Virgen and ako naman after seeing it, napaluhod na lang talaga ako after seeing everything. Di ba, Dan? Di ba? Medyo, oo. Hindi hayaan ang Virgen na may mangyaring hindi maganda sa loob ng kanyang dabana. Di ba? Ah, oo nga, napapalakpak ka pa nga. Yes, I do remember. Ikaw napapalakpak. Napalakpak ka. Ako naman napaluhod. Ako talaga napaluhod ako noon kasi parang hindi ko siya, I don't know how to process this, yung nangyari sa harap namin. And I don't know how to process it until now. Kasi harap-harapan mong nakita yung gano'n na naghimala ang mahal na Virgen ng Lanaval, na gano'n na talaga, parang from one state to another. Parang, ano talaga? Parang hindi inabot ng oras, parang minuto lang. Yes! And it happened sa mismong pista at sa harap.
Kasi it happened after the 9 a.m. mass. And I'm amazed. I don't know how until now, how will I take this? How will I... Kaya at that moment talaga, napaluhod na lang talaga ako sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. So, hi, Prime Mervin! Nanonood pa si Prime Mervin. Hello po! Ano yung article na yan? Fries, walang problem. Sure! 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 So, when we witnessed it, it never went away. And, ayun nga, you know, sa akin, ano ko din dyan, while going home, habang bumabiya kayo pa uwi, hindi talaga siya mawala sa ano ko eh. Hindi talaga mawala yung ano na yon. Hindi nawala sa akin yung nangyari na yon hanggang ngayon. Dan, alam mo yan. Alam mo yan. Na ano, hindi talaga mawala sa akin yung nangyari na yon doon sa babae. And although, hello, magandang gabi po. Yes. You know what, parang hindi ko pa rin siya maano. I wanted to write about it na after sa experience ko bilang isang matagal nang deboto ng mahal na Birhen ng Santo Rosario since college. Kasi I know how she took care of me and she became part of my life and I know that she was listening to me and she knows what I'm doing kahit napasaway talaga ako and stuff. Hindi ko ito nagkakailayon kasi sa totoo lang, wala akong maitatago sa mahal na Birhen. Wala akong maitatago sa kanya kasi she knows. She knows. But alam niya kung ano mo. Syempre, she's omnipresent and she knows what I'm doing in life and stuff. And I cannot hide from her. Who doesn't? And seeing this, we saw it. Nakita natin na ganito. It's parang ano. Kung pag ako iisipin, our experience while ago is na hold yung pagbab... Oo, diba? Totoo yun, yung sa ulan nga. Kasi supposedly uulan eh, today. Kaso bigla, parang pinigilan ng mahal na Birhen. That's another miracle of hers. Supposedly uulan today. Kasi may mga forecast na babagyo and everything. And then all of a sudden, no, not today. Kaya, pero yung tumatak talaga sa akin yung nangyari kaninang morning, the morning mass, that was something. Yung nakita namin ni Danilo and the rest na, you know, parang, until now, I don't know kung I cannot really forget it na parang, I don't know what to do. Parang, hindi ko talaga alam ang gagawin ko kasi sino pa ako for someone like me na may pagka-bitsesa din misa, may pagka-bitsesa din ako misa, may pagka-maano din ako. Aminado ako dyan and for someone like us na would have na makikita na makikita yung ganung klaseng na paghimala ng mahal na Birhen na parang it's very see I've lost for words I was not able to take pictures kasi kami ay frozen. Ano bang gagawin namin? Yung naglalaro sa isip namin rather kasi walang medic. Oo nga, yun din yung ano dun eh. Tsaka ano din, parang hindi din maganda in a way na magpipicture tapos may nangyaring ganun sa ano. Diba? Hindi talaga. Tsaka ano, parang the least that we can do at that point is magdasal talaga. And, you know, dun ko muling napatunayan na praying for someone else is very beneficial. After we saw what happened with the lady who was stricken with stroke, then all of a sudden she got well with the help of the Virgin, in front of the Virgin. And
you know, parang napag-isip-isip ko talaga siya habang umuwi ako. Kasi hindi ko namamalayan kung nasaan na ako noon. Yes, oo nga, napapalakpak ka din. Kasi syempre, ano, napapalakpak. Syempre naman na mangyayari yun sa harap, sa pista pa ng Virgen. Tapos ako, habang papalakpak ako, lumuhod talaga. Parang, you know, it's hard to contain what you saw na ano talaga, iba talaga. Kaya, from that moment on, from that very moment, sa totoo lang, lalo kong minahal ang Virgen ng Lanaval. Lalo ko siyang minahal. Kasi, lalo ko siyang minahal. Because, that's when I, that's, doon na prove yung point na, regardless of, the, all the, yung regal aura ng Virgen and everything, and her rich history and everything, para, nandyan pa rin, parang, she is still a mother. And I know, medyo intimidating kapag nasa harapan niya. I know, for the first time, pag ganun. Pero, yung pagiging motherly niya is mararamdaman mo din. And she will let you know. And she will let you experience it. And we did. We did. We did experience that. And we did saw it with after what happened today. And kumbaga, yung behind of all this, nanay pa rin siya. Nanay pa rin siya. And yun yung medyo, I know some might not get it. Yes, some might not get it na, bakit ganyan-ganyan? Kasi, for us Lanaval devotees kasi, nakita natin sa kanya pagiging ina. Regardless of, despite of being yung kanyang regal, ano, pagiging regal niya and everything. Yung parang mararamdaman mo talaga yung pagiging nanay niya. And we did saw it. We did saw it when she helped that lady. When she helped that lady. I am sharing this story not because gusto ko lang mag-share, pero parang it's I wanted to ano to share na rin this story kasi some kasi are being her devotee kapag you know kasi maganda siya first coronada and everything. No, let's break that notion kasi she is indeed a mother. And if you will know her more and if you will ask for her help, she will be with you. She will be there. She will help you. And I am a living proof of that. Kasi despite of what happened to me, I'm still here. And without the Virgin, I will not be who I am right now. And with that miracle that happened, ayun lang, yung mga yun lang talaga yung ano doon Dan, para may yung ano lang, yung mga so-called na devotee na picture, picture, habang may nangyayaring ganun. Kasi, not for ano or anything, pero at least man lang, if something like that happened, we should pray for the person. Pray for the person, or at least help the person. At least a prayer would do for the lady yung na nangyari doon. At least a lady would do. A prayer would do for the lady. Kasi it can make a difference. Seryoso, a simple prayer for a person really makes a difference. And that's what we saw. That's what we saw. Ayun lang yung ano doon, yung may iba na pipicture lang para wala silang pakialam sa nangyayari. Yun lang yung, tama si Danilo doon, yun lang yung medyo ano doon. Pero, yes, di ba Miguel, di ba nakitang-kita natin yun? Di ba? When the attack subsided talaga, kaya, I cannot, it's very something na, you know, it's hard to, I don't know how to explain it myself. Even though I've been writing my blogs for many years, pero kapag you're in face to face with this, I don't know how to write it. I could have imagined what the son felt because yung parang okay yung nanay niya, di ba? Na okay yung nanay niya na
na hindi siya pinabayaan ng mahal na Virgen, di ba? Yes, so I guess that you already guessed it na it really made a deep impression sa amin. Kay Danilo, then kay Miguel, at sa mga nandoon na nakakita sa buong pangyayari with that lady. Parang sabi nga ni Dan kanina na hindi hahayaan ng Virgen na may hindi magandang mangyari sa kanyang dambana. And I do believe na ganun nga, na ayaw niya may mangyari hindi maganda sa simbahan niya. Ayan, so ngayon, alam niyo na yung kwento. You know na the story of what happened, yung milagrong nangyari na first hand naming nakita. And it really cemented my love for the... Lumalim yung debosyon ko sa mahal na Biri ng Santo Rosario ng Naval de Manila. For me, there were many miracles na din na nangyari. I'm pretty sure of that. And it's one of them. What happened today was one of them. I'm pretty sure about it. And she really cares for her children. To the point na na hindi kanya talaga pababayaan, to the point if something happened to you, she will take care of it. She proves again na she will never forsake her children. She will never forsake her children. And she will not let anything happen bad to her children. Sabi nga sa memorare, diba, never was it thought that anyone who fled to thy protection was left unaided. That is very true. And I'm pretty sure that all of us experienced that. Yung linya na yun sa memorare, hindi lang sa inuusal natin siya pag nagdadasal tayo, kundi nararamdaman natin yung sinasabi sa memorare. Sabi ko talaga, thank you, Mother. Thank you po. Kasi, niligtas niyo po yung buhay ng babae. At napanatag yung loob ng anak. It could have been worse. We may never know if she will survive or otherwise, you know. Hindi mo din masabi eh. But the fact that she intervened, that is something. And we should be thankful for that. That she saved the life of that lady. She did save that. And parang pinakalman niya ang pag-aalala ng anak. That's one. Second is for her continuous protection to the Philippines. Despite of what happened to our country, she is still there for us. At lagi niya pa rin tayo pinagtatanggol. And she is still making us united. Regardless of our situation right now. And also, another thank you din. Kasi, for allowing us to witness that kind of miracle, to see. Yes. To witness that miracle firsthand. It's something that I will never... That me and ni Dan at ni Miguel, and for those who are present during that time, will never forget it. Pero I'm doing this episode because of... yun nga, sharing the story. Because... it's like a reminder for all of us na huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot na lumapit sa kanya dahil handa niya tayong tulungan. She invites us to come to her. And that is something that one will never forget. And one that will live in our memories. And something na nakatanim dito. Yes, it's a call for us to renew and to discover the mother's love, most especially in this 500 years of Catholicism. Yes. Naalala ko yung sermon yan kay Father Roland. Yeah, I do remember the sermon about this. Yes, I do remember. And maybe that's another point. Yeah. So, ayun lamang ang aking live session. Ito po ang ating live today. So, I guess that's it for tonight. So, yes, tapos na. Ganun lang po kabilis yung natin. So, that's it for tonight. So, thank you.
And muli, maligayang kapistahan sa mahal na Birhen ng Santo Rosario, La Naval de Manila. Viva Virgen de la Naval!